kumakain na pressure sa mga witnesses. Naghahanda ng malakihang pagkilos sa Biyernes ang mga tutol sa naging paghimlay kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang isyung ito na uwi sa bastusan at pagbabanta, lalo na sa social media. Nakatutok si June Veneracion. Duneta ang magiging sentro ng pagkilos ngayong Biyernes, ang Black Friday protest na rally kontra sa umano'y pasikretong paglibing sa dating diktador na si Ferdinand Marcos. Meron din sa iba't ibang panig ng bansa. Base sa plano, magsisimula ng alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ang rally sa Luneta. Tutulan natin ang paglibing ng kasaysayan. Tutulan natin ang paglibing ng katotohanan. Paitingin po natin ang ating mga boses. Sabihin natin ang tunay nating nararamdaman. Meron po kaming hashtag. A hashtag, hero mo, mukha mo. Sa libingan ng mga bayani, may mga dumadalo pa rin ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos na galing pang Ilocos. Magkakaroon din daw ng misa sa libingan ni Marcos sa Biyernes. Naghahanda na rin ang NCR Police Regional Office at SPD sa libingan. Makikipag-ugnayan na rin sila sa mga rally organizer para maging maayos ang Black Friday protest. Pakikiusapan nila na sa People's Park na lang magsagawa ng protesta para hindi makadagdag sa bigat ng traffic, lalo na sa Makati. With or without a permit, papayagan natin yung rally nila, no? Provided that it will be peaceful. We will exercise maximum tolerance. Ang isyu ng paglibing sa dating diktador, lumikha ng mainit na batikusan sa pagitan ng mga pabor at kontra Marcos, at umaabot na sa punto ng bastusan. Sa Facebook page ng grupong Campaign Against the Return of the Marcoses Tumalakanyang o Karma, inulan ng panlalait at masasakit na salita si Mother Mary John Manansan, dating presidente ng St. Scholastica's College. Ito ay makaraang i-post ang kanyang video na nananawagan ng suporta para sa Black Friday protest. Pero may duda na baka pakanalang ito ng mga troll o yung mga bayarang nagkukomento sa social media. Totoong tao ba yung magmumura ka ng madre, gusto mo mamatay yung madre, no, masaktan yung... Parang hindi naman gawain ng totoong tao yon. Bukod kay Sister Maransan, ilang anti-Marcos protesters din ang nakatanggap ng pambabasto sa social media. Tulad ng dalagang estudyanteng pinagbantaan pang pagsasamantalahan ng ilang nagkomentong pro-Marcos sa Facebook post na ito. Siya si Ann Nicole Di Castro, nakasama sa mga nagrally sa libingan ng mga bayani noong ihimlay doon si Marcos, na nakainkwentro ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Dumulog na sila sa tanggapan ni Senadora Riza Ontiveros. Isang grupo ng mga abogado ang tutulong para panagutin sa umano'y pambabastos sa mga rallyista. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.